Welcome back po ulit sa ating channel. Unang-una po, binabati ko po yung ating subscribers sa ating YouTube at sa ating followers sa ating Facebook group na Marinero Makinista Pilipinas. Sumuli po ang iyong lingkod si Engineer Litanda ay magbabagi lang po ng kunting kaalaman o idea dun sa mga baguhan at sa mga hindi pa nakakaalam. So, shout out dun sa mga nag-request at sa mga nagtanong. So, para po sa inyo din itong video ito. So, alam nyo na po kung sino-sino kayo. So, inanda ko yung video na ito dahil ngayon, pasensya na at ngayon lang din po ako nagkaroon ng time. Dahil medyo busy tayo sa bagong position natin, kaya medyo nag-a-adjust pa ng konti. Pero tuloy pa rin natin yung ang pag-share ng kaalaman. So, ang topic natin is about how to compute or calculate the fuel oil tank volume with trim correction and hill correction. Ayan. So, itong video na to, tsaka panoorin nyo lang sa umpisa hanggang sa huli, magkakaroon kayo ng idea o kaalaman tungkol sa pag-compute. At huwag lang po natin kalimutan mag-subscribe doon sa mga hindi pa nag-subscribe at i-share itong video ito doon sa mga taong alam natin na makakatulong din sa kanila. So, tara po, samahan niyo po ako. Umpisa na. Tara po, atin pong umpisahan yung aking topic na ito. Samahan niyo po ako ng ilang minuto para po matutunan niyo po. So, ang topic na ito is about how to calculate the fuel oil tank volume with trim correction and hill correction. Ayan. Samahan niyo po ako. Meron tayong, meron akong hinandang example. Doon din po ito sa ating instruction sounding table. So, sa page 4. Ayan. Sa page 4. Yung mga barko dyan na may correction na trim at saka correction, hill correction. So, ito po. Nandun po yan sa extraction na sounding table nyo. Ang example. So, makikita nyo po yan doon. So, papaliwanag ko lang po paano niya nakuha. So, simula, ito po yung paunawa ko lang po sa inyo sa mga hindi pa nakakaalam. So ang ullage dip mula dito sa top ng oil level hanggang sa top ng sounding pipe, so yun po yung tinatawag na ullage dip. Ayan. And then dun naman po sa oil level top papunta naman po sa bottom ng sounding pipe o bottom ng tangke, so yun po ang tinatawag na sounding depth o sounded depth. Okay, so clear po yan, ha. Ito po yung measurement na dalawang klaseng pagmi-measure ng ating tangke sa pamamagitan nito. So tatanda lang natin kung ullage ba yung kinuha or sounding depth ang kinuha, para yun po yung titingnan natin doon sa sounding table. Ayan, para hindi po kayo malito. Okay, meron po tayong example sa number 1 fuel oil tank sinter. Ayan. Sabi niya dito, ship has a trim by stern 1.5 meters and port hill 1.7 degree. And if the ullage dip is 18.90 meters, trim correction to be carried. Yan. So, simulan natin yung trim correction. Okay? So, sabi niya, yung actual dip, ullage dip is 18.90 meters. Actual po ito sa pag-sounding mo. And then, meron tayong trim na actual is 1.5. So, wala dito sa sounding table natin. So, ang meron is 1.0 meters at saka 2 meters in between siya. Okay? So, hanapin natin yun. Doon tayo mag-interpolate. Ayan.
So hanapin natin ngayon ito, yung 1.5 meters na trim. So ngayon yung formula niya dito, so yung 1 meter ilalagay natin dito, 5.5 plus close parenthesis 11.1 minus 5.5 close parenthesis uli, multiply natin ang itong 1.5 minus 1.0, 1.5 yung hinahanap natin. 1.0 ito yun. Sa 2.0 ito yun, meters. And then minus natin dito. Okay? And then yung equals yung result niya is 8.3 centimeters by 1.5 meter stream. Okay? So i-simplify ko lang po ito sa ginawa ko base sa pagkakaintindi ko. So ito po yung ginawa ko. So Euler's dip 18.90, di ba? And then ang hinahanap natin is 1.5 meters ang actual trim. Okay? So, ima-minus mo lang po dito 'yan. Ito po yung 0.5, sorry. And then ito din po, 2 meters ima-minus mo lang din po ito, so magiging 1.0. Ayun. So kaya po ang ating value dun sa 5.5 centimeter at 0.1 centimeter sa 2 meters, dun po yan makikita sa page 6 yung kanyang value. Ayan, no? Para klaro lang, page 6 sa ating sounding book. So sa page 6, so ganun din, number 1 EPO tank and then trim correction. Yan, so titingnan nyo rin po kasi yung example natin, number 1 fuel oil tank, and then yung actual sounding niya is 18.90 meters. Okay? Yung kanyang na nandito is 1 meters. Ang value is 5.5 centimeters yung kanyang unit. And then 2 meters 11.1. So missing yung 1.5. So interpolate natin yan. Okay? Yung hanapin natin yung actual na trim is 1.5. Ayan. So wala dito, walang value. So yun ang hanapin natin. So ito na yun. So ang sa 2 meters, imama 11.1 value, ima-minus mo muna sa 5.5. So ang result niyan is 5.6 centimeter yung kanyang value centimeter kasi. Okay? And then sa 5.6 i-divide mo siya sa 1. Ito 'yon. Mula dito yung 2 meters minus mo sa 1 meters, so 1. So divide mo siya, so the same pa rin, 5.6 centimeter. Okay? And then yung sagot 5.6, i-multiply, i-times mo siya sa 0.5, ito 'yon sa taas. Ito 'yon. Times mo siya rito kasi ito yung kinuha natin, 1.5 minus 1.0, 0.5. So ito yung value na to, i-multiply mo dito sa 5.6, so magiging equals 2.8 centimeter. So tsaka mo siya ipa-plus dito sa 1 meters value, 5.5 centimeters plus 2.8, so equals 8.3 centimeters sa 1.5 meter stream. Ayan. 1.5 meters. So, nakita na natin yung ating 1.5 meters na trim. So, ang sagot dyan is 8.3. So, kung mapapansin nyo, hindi siya bababa dito sa 5.5, hindi rin siya tataas sa 11.5. Nasa middle siya, nasa gitna. So, ibig sabihin, tama yung ating sagot. Ayan. So, punta na naman tayo sa hill. Correction hill. Okay, dito sa hill, yung example niya, same tank pa rin, number 1 fuel tank. Ang hinahanap niya is 1.7 degree support. Support side. So, sabi niya dito, Euler's dip
Parehas pa rin yung sounding 18.90. And then yung value niya sa 1 degree is 6.2. Sa 2 degree, 12.6. Makikita daw yan sa page 15. Yan. Papakita po natin yung ating page 15. Ito po. Page 15. So, titingnan nyo rin po. Number 1, Apo Tang, Sinter. So, laging titingnan nyo po yung ganun. Hanapin nyo po yun. So, correction table due to hill. Ayan. Ang unit niya is centimeter. Okay? Ang hinahanap natin dyan na actual sounding is 18.90 meters. Okay? And then, yung value ng 1 degree is 6.2. And sa 2 degree is 12.6. Ang hinahanap natin is 1.7. So, wala siya dito. So, walang value. So, kailangan natin i-interpolate ulit. Okay? So, pinakita ko lang kung saan nyo makikita yung sinabi niyang value dito sa ating instruction na sounding table. And then, ganun din po. Yung formula niya, 6.2 plus close parenthesis 12.5 kasi ma-minus mo sa 6.2 close and then multiply dito sa 1.7 minus 1.0 over 2.0 minus 1.0 meters yan. Okay? Equals 10.7 centimeters at hill port 1.7 degree. Ayan. So, simplify din natin yan kung paano nakuha. Ayan. So, sa ganitong paraan, at sa tingin ko, mas maintindihan nyo. Kasi, halimbawa, ito. Ang 2 meters, yun kasi ang mataas. Kaya, yun ang iuna nyo. So, 12.6, ima-minus nyo sa 1 degree. Sa 6.2 na value. Ayan, okay ha? From 2, ayan. 6.2 equals 6.4, di ba? Yun yung kanyang result. And then, 6.4, i-divide mo sa 1. Ito yun. Sorry, di nakita. Ito yun, yung 1.0. And then, equals 6.4 centimeter pa rin. And then, 6.4 multiply times mo sa 0.7. Ito yun. Mula dito sa 1.7 minus 1.0 equals 0.7. So, i-multiply mo siya sa 6.4. So, ang lalabas dyan is 4.48 centimeter. And then, yung pinakamababa, dahil 1 degree, yan. So, degree ito. Yan. 1 degree, si 6.2, yan. I-plus mo sa 4.48 centimeter equals 10.68 centimeters or round up 10.7 centimeters. Okay? Ayan. So, nakuha na natin paano nakuha itong ating hill correction. So, corrected ullage dip to be as follow. So, 18.90 dahil meters yung kanyang unit. So, gawin po nating meters itong ating trim, corrected trim tsaka yung corrected hill. Gagawin na po nating meters yung kanyang unit. So paano? So ang gagawin naman po natin diyan dahil ang conversion po ng 1 meters equals to 100 centimeters para ma-cross out natin yung centimeters. So atin pong i-divide o multiply muna. So, 8.3 times 1, the same 8.3, i-divide natin sa 100. So, ang result is 0.083 meter. So, napalitan na ng unit na meters. Okay? Ganun din po yung hill, 10.7 centimeters equals 1 meter, i-multiply natin sa 1 meters and divide natin sa centimeter. And then, cross out yung centimeter, so magiging meters na yung kanyang value, 0.107. So, kaya, dito, ito na yun, so 18.90 meters plus 0.083 meters
na trim plus 0.107 meters na heel equals 19.09 meters. Ito na yung corrected ullage dip natin, yung result. So 19.09 meters equals 752.2 cubic meters yung kanyang volume o tank capacity. So makikita naman natin yan sa page 24. Sa page 24, the same tank, number 1 FO tank sinter. So ito na yung sounding ullage dip into meters. So hanapin natin yung 19.09. So ito yun. And then may equivalent siya na value na 752.2. Yung kanyang unit is cubic meter. So ayan. So malinaw po. Ito na yung pinaka-final volume dun sa sinukat natin na tangke. Ayan. Yung example natin na tangke. So actual, ito na yung actual na ating volume na cubic meters. Okay? Ganun lang po ang pagkuha ng ating o calculation ng ating fuel oil tank with trim correction and heel correction. So muli po, sana nagkaroon kayo ng idea o kalaman. So ulit-ulitin nyo lang po yung panonood sa ating video para mas maunawaan nyo po yung aking paliwanag, at i-share nyo po sa alam sa taong alam nyong kailangan niya rin po ang ganitong video, lalong-lalo na dun sa mga gustong ma-promote. Hindi kayo kakabahan kasi alam nyo na paano mag-compute sa ganitong scenario. So muli po, nagpapasalamat po ako sa ating mga taga-subaybay at walang sawang suporta sa inyo. Yung mga hindi pa dyan na nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para din po sa inyo ito, at ipagpatuloy ko lang po yung ating hangarin na makapag-share ng libre sa inyong kapwa ko marinero makinista sa buong mundo. So muli po, mabuhay po tayong lahat.